tayo, verse 1. I don't know, yung mga Bible scholars who translated the book of Genesis got it, and instead discontinued verse 1 sa chapter 41 sa 14 verse 22. But anyway, that would be our text. Kung sa Tagalog pa, bubunga din ang iyong paghihintay. Ikaw ba naghihintay? Dami yun, tayo no? By the grace of the Lord, ako yung graduating and taking also sa Windsor po. God be glory. Masaya-masaya. Kung ako'y masaya, yung asawa ko po, yung mga anak ko po, at sa ako, nasa Saudi, hindi pala, sa Qatar pala. Masaya-masaya talaga sila. Ako din, matagal-tagal din ang hinintay ko po, pero talaga tutok pala yung sinabi ng salita ko ng Diyos. Kung marunong tayong maghintay, bubunga pala talaga yung ano yung tinanim natin. So yun po ang pag-uusapan natin. Sige po, let's browse our Bibles and we go to Genesis. Yun. If you notice, very short lang yung passage po natin. Sige po. I will lead you to read it. Join with me with your eyes. Here we go. Yet the chief cupbearer did not remember Joseph, but forgot him. After 2 whole years, Pharaoh dreamed that he was standing by the Nile. God bless the reading of his word. Manalangin po tayo. I would like us to understand two things with regards to waiting. Sanay tayo na, ano? Especially pag anak, mahirap ikaw, or yung pangarap mo sa buhay ay dahan-dahan, no? There are these two things I'd like us to, maybe my introduction, you and me to understand, or simply become reminded. Kasi alam na natin ito, very basic talaga. Unang-una, ho, hindi po ano ba yung easy sa Tagalog? Madali. Ang maghintay. Pwede na siguro no, pag minuto. O pag ikay pupunta ako sa subcell ko, kahit mainit ko. Sino pong nakabayan na ako ng kanila? Ano kasi tayo yung deadline, ano? Pilipino kasi no, 11th hour. 26 ang deadline, 26 yung mabayan. No? Kaya na, ako din, ganun din. Minsan, magpuputulan nga tayo, ano po? Kahit mainit, okay lang mo sa atin, pero the wait will drag not just days, but will go to be months and years. I tell you, ladies and gentlemen, to wait is not easy. Everybody says amen. Amen. Kaya na, ang patience ho, ang tawag nito sa Biblia is a virtue. Alam niyo yung ibig sabihin ng virtue? Kapangyarihan. You know what is virtue? Beside na ito po'y kapangyarihan, it is a priceless treasure. Kung ikumpara mo ang diamond, alam mo ba na ang diamond, very expensive po yan? Sabi ho ng mga expert, ang diamond daw ay bato lang. Imagine no, bato. Dili drugs ha. Hello? Pero very expensive no, yung per carats po yan. Pero ikumpara mo, kung may pasensya ka, kahit wala kang diamond, you are richer, wealthier than anyone who has such. Kaya nga ho, patience is virtue. Yun ang una ho, mga kapatid. It's not easy. At ang pangalawa ho, hindi niya ho madali ang paghintay, mga kapatid. Yung maghihintay tayo. Especially, yung hinihintay ho natin para pagkat hindi ho dumarating. Tama ba yun sa Tagalog? English ho natin, no? And much when you seem to wait, for nothing. Kung sa Bisaya na, Bisaya, mamurag naghulat kang wala. Hanggang kailan kaya ito, Lord? Hanggang kailan kaya ako maghihintay, Panginoon? Hello, may tao ba dyan? Balik tayo ho kay Joseph. Paborito ko kasi si Joseph. Joseph the dreamer ho sa Book of Genesis. Yung binasa natin si Joseph. The man was without choice but to wait and to fully trust unto the Lord. May mahilig kasi ang Diyos eh. Gaya natin, mahilig tayo. Ako noon, tatlo. Pero parang nagbago na yata ako eh. Mahilig ako sa cake, sa ice cream, at saka, ano yun, mga tos, chocolates. Pag may mga members na darating ko galing sa labas, dadala yan ang chocolates. Magko-contest kami ho, kaming tatlo. Yung babae ko, yung lalaki kong anak. Sister Dela, hindi masyado, ano? Ah, sugot na gulti sa wala, di mamahaw, di maniuntok, chocolate lang. Ayan o, si Ate Tita, pagaling yan si Kapo sa, ano po, sa Malaysia, yung
bars of chocolate, ay na, di na mo man. Hilig. Ano yung hilig mo? Iba-iba kasi tayo. Don't you know ang news na may hilig din? Hindi yung chocolates. Hindi yung cake. Hindi yung ice cream. Ang hilig ko ng news, dadalhin mo tayo sa mga sitwasyon. Kumbaga, wala na tayong iba hong makakapitan. Wala tayong ibang madidependehan. Kung ibig, siya lang po. Amen. Ang tendency kasi natin, no, lalapit tayo sa Diyos pag wala na tayong mapupuntahan. Amen. Hanggang may makakapitan tayo, may matatakbuhan tayo, kumakapit tayo doon at tumatakbo tayo doon. Kung hindi na tayo magkakapit, makatakbo doon kasi wala na din sila. Lord, wala na akong ibang choice. Ala, diyan na lang ako punta sa iyo. Please, wag akong kalimutan na. At totoo naman, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Mali eh. Dapat ho, ang Diyos ho ang inuuna ho natin. Amen. At siya lang ang kinatakwan ho natin. Amen. Alam mo ba na hindi ho nagsisinungaling ang Diyos? Nung sinabi ho niya sa chapter 6 verse 33 ng Matthew, hindi ho nagsisinungaling ang Diyos. Gawin mo nga. At makikita mo kapatid na ang Diyos ho ay magpuprove ano yung sinasabi niya. Sabi ng Diyos, but ito yung ano, turning point. This is the twisting point or this is the condition. Sabi ni Lord, you will seek the kingdom of God first and His righteousness. Unahin natin ang Diyos. And all of these things will be added unto you. Lahat ng bagay, ibibigay ng Diyos sa iyo. Patapos na ako sa College of Law. 28 ito. Nung last na klase ko namin, sinabi ko, yung mga klase ko po, sino yung official na mag-graduate? Isa ko yung isa ko yung pangalan ko. Nung first year kami, 2013, pumasok kami ho sa College of Law, first year, Section 8, 59 kami. Ang dami kasi gusto mong maging abogado. Kung meron sa atin, ina-encourage ko kayo na i-design ninyo, ipag-pipray ho ninyo, at naway maka-enroll kayo sa College of Law. Kasi nakikita ko, kailangan ko, ang mga anak ng Diyos, papasok ko sa mundo ng batas. Kasi kulang ko ang mga Kristiyano, yung mga mananampalataya ko na nasa field of legal practice. 59 kami. Bumababa yung ano namin, population, hanggang nag-second semester, second year, third year, fast track ko tayo. Out of 59 ng first year kami, graduating students, so 13 lang kami ho ang makapag-graduate. Biro mo yan. Ganun kahirap ang kalit sa globe. Initially, pinabay na ni Lord yung need ko po. Naway, makapunta talaga ako, makapag-review ako. I made the decision with the support of my family at saka lahat ko ng mga membro ng simbahan. Patuloy ko niyang ipag-pray si Pastor kasi itong dream ko po, dream natin ito. Kasi tayo po yung pamilya, ano? Amen. Salamat po sa tatlo. Magre-read ako sa ano sa Ateneo de Manila sa Makati ho. Matagal pa ho ngayong Hunyo po. I will do announce it formally on the first week of April. Pero yun po ang plano. Pagpipray ho ninyo mga kapatid. So yung 13, siguro 11 lang kami ho ang magbaba right away. And then, ilan kaya ang papasan? Prayer ako po, mga kapatid, na isa ako doon by God's grace. Amen. Amen! Hallelujah! So yung pumasa po sa College of Law, wala kaming pera. Hindi ako nahiya ho, bahay namin nasa Macron Drive. Minsan ho, pupunta ko sa school, 10 peso lang yung pera ko, pamasahe 5, pauwi 5. Minsan ho, wala talaga ilang panahon. Lalakanin ko yung bahay namin via triplet. Papasok ko, lalabas sa Fernandez Drive. At least, shorter na lang ko patungo Winslow. Pagdating ko dun, pawis na pawis ako. Instead na mag-wawine, instead na mag-complain ako, sasabihin ko sa loob ko, thank you Lord, at least nakapag-exercise ako. You know, seeing things in the eye, in the person.
perspective of God, to how God sees, yung eyes of faith. And then, may panahon pa yun na wala talaga akong pera kahit meron akong singko nun, pero wala akong jeep. Umuulan ako. Hindi ako makapagtawag ng tricycle. Nakapag-backpack ako, yung backpack ko po. December yun, last year, linangan ko yung under the rain mula ko sa Winsu hanggang sa bahay. Pagdating ko, gulat si Stendelia kasi I was literally drenched in rain water. Gusto akong umiyak, pero magsiselfie sana ako ba? Pero sabi ko, huwag kang mabahala, sweet. The Lord will take care of me. Hindi ako magkakasakit following day. Hindi nga ako nagkalagnat. But let me tell you, mga kapatid, ito huwag nating kakalimutan. Sa lahat po ng bagay na i-desire po natin, may kabayaran yun. Huwag natin i-harbor yung attitude, parihan iwan tamad na pahiga-higa lang ho, na hinihintay yung bunga na buyabas na babagsak sa kanyang bibig ko. Hindi ho. Sabi ho ng nanay ko noon, ang lalaki ng tunay, noon ang sinasabi ho niya, I don't know ngayon, yung mga babae nakinig kayo, hahanapin niyo yung kamay daw na marami yung kalyo, kasi yun, hardworking daw yun. Eh, may sabi natin, pagtrabaho nga ako sa yung sa computer, magbuga pa ng kahoy, magkuhan pa ng tubig. So, walang kalyo-kalyo. Ang ibig sabihin nun is hard work. Pero yung sinasabi ko nga, mga kapatid, yung maghihintay na tayo, na para bagang sa unahan natin na hindi ho sigurado. Yun kasi ang hilig ng Lord eh. He would lead us somewhere into the unknown. Can you use the word unknown? Unknown. Hindi ko kayo nakarinig. Tahado tayo. Sabihin na natin, unknown. Unknown. Sabi niya kay Abraham, follow me. Leave your family. Imagine, iiwanan mo yung pamilya mo. Susunod ka sa Diyos na hindi mo kilala. Kasi si Abraham noon, ang Diyos nila, ang Diyos Diyosan, yung ang kanilang sinasamba. Sabi niya, dadalhin kita sa isang lugar na ipapromise ko sa iyo. It was the start, the beginning of the promised land. But Abraham did not hesitate. He followed the Lord. And the next is history. Sa Biblia ho, kaya nga may Israel mo tayo. Mga kapatid, ganun ho, ang hiling at ang gusto talaga ng Diyos. He will lead us into a mystery, into an unknown na hindi natin alam yung nasa unahan. Kasi gusto ni Lord, manalig tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya. Tayo ho ay mag-trust sa Kanya. But let me tell you, kapatid, gaya ho ni Joseph, sapagkat wala ho siyang ibang choice, nanalig siya sa Panginoon. Sabi ho sa Biblia, siya ho'y napreso, di ba? Siya kasi ay nirig. Balitan yata eh. Noon, wala hong crime of rape sa mga lalaki. Di ba? Ang rape talaga noon, para lang sa mga babae. Pero may bagong batas na naipasa ho, siguro in the late 90s, ni-revise yung in-amend yung law on rape, na pwede na ho ang lalaki i-rape. Tayo mga lalaki, pwede tayong magsampa ho ng kaso sa babae. Sasabihan nun natin, ni-rape ako ng asawa ko babae. Doon sino yung mga asawang babae, pwede rin is iabla ang kanilang kanilang mga asawang lalaki na nirape sila. Ganon nangyari ni Joseph eh. Siya ho'y attempted rape. Di ba yung kanyang amo si Potiphar? Palibasa, matangkat, buwapo, matipuno si Joseph. Yung mga ho'yo, nakikita ho ninyo yan? Ayan, si Ashton Kutcher. Jew yan eh. Yung mga karamihan no, sa mga Hollywood, si Arnold Schwarzenegger, Hudyo yan. You just imagine si Joseph. Isang araw, ang asawa ni Potiphar, ang guwapo ng slave na to. She allured Joseph, but Joseph said no. Kasi alam po niya ang kanyang mga limitasyon. He said no to the temptation. Kaya nga nagalit ang asawa ni Potiphar. Mrs. Potiphar concocted some false accusations against the young man. Kaya nga ho, nalagay sa preso si Joseph, galit na galit ang kanyang amo. But ginawa mo to sa asawa ko? P-
pinagkakatiwalaan kita, pero bakit inahas mo pa ako? Wala lang magawa si Joseph. Hindi nakikinig ho ang kanyang amo. Kawawang Joseph, natuno siya sa madilim at mabahong lugar ho. Prineso siya for almost 13 years. Imagine ho, gaya ho sa mga haka-haka, mga istorya na may marami ho nasa preso ho ngayon, na wala hong kasalanan, yun ho ang mangyari ho ni Joseph the Dreamer. Isang araw ho, siya ho'y naniniwala at nanalig sa Panginoon, papalabasin po ninyo ako dito, O Diyos, kasi wala akong kasalanan. Ako'y servant ho ninyo. May dumating ho na isang tsansa ho, akala niya yun na yun. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, minsan inaakali natin yun na yun. Sige, sabihan mo yung katabi mo. Yun na yun, ha? Pero hindi pala yun. Ang pangalan ho dyan, ano, yung cupbearer. Napreso sila, dalawa sila, yung chief baker ho, ni Pharaoh, si Paraon. Nanaginip po sila, wala pa kasi TV at saka noon, yung mga smartphone, iPhone natin, ano? Sa kanila ho, panaginip. Sabi nila, hindi ko naintindihan, anong ibig sabihin ng panaginip, pumunta sila kay Joseph. Nagbigay ho ng interpretasyon hubad sa damgo. At dumating ho yun, isa lang ang hiniling ho ni David sa dalwa. Pag kayo'y makabalik sa inyong trabaho, huwag talaga ninyo akong kalimutan. Naway, kahit man lang mailabas ako ninyo dito sa preso, kasi wala akong kasalanan. Ingon pas isa, more pa ho, sure yun, hindi kakalimutan, cross my heart. Doon na kayo tayo inaasin mo, hindi kayo kakalimutan daw. Mag-on-off ng kalimutan, mabuak man ang yuta, hindi kakalimutan, mabalihin man ang Santa Cruz. Gatos pulong ba ito? Liman mo na. Santa Cruz, gatos pulong ba ito? Hindi kayo kakalimutan. Tapos kikuwat man na ina. Naintindihan niyo yan? Just to fail you are forgotten. Ganun ho nangyari sa kanya ang frustration ba? Kaya ho, naghihintay siya na para bagang hinihintay ho niya yung hindi mangyayari. Pero sabi yung dito, after 2 full years, ang keyword dito is after. It will come to pass. May panahon, takdang panahon talaga si Lord sa atin. Hindi ko inakala na ako'y makabalik sa pag-aaral. Oh, maaga kasi akong nag-asawa, 18 eh. Kaya na ako ngayon, may 25 years old na ho na anak. Maganda ho anak ko. Pero police pastor. Yung ano ko, yung lalaki ko, 23. Magme-medicine to God be the glory. Wapo din. Pero may girlfriend na. Pinaway. Pero pinabalik ako ni Lord. Di nga, sabi ni Sister Delia kanina ho, papunta nga niya sa church, sigisit katawa. Gusto ko tulong niyang luha. Salamat siya, sige no. Sabi niya, Lord, di nga ako makapaniwala na magtatapos na daw ako. At saka, God willing, next year, magiging lawyer na ako. Hindi siya makapaniwala ba? Para bagang sabi niya, uy, mataragod, kasi baka nananaginip ka lang. Mga kapatid ho, makinig kayo. Ang Diyos ho, may takdang panahon sa kanya. Amen. Ano yung sinabi ni, ano, yung sa, tamang panahon? May tamang panahon. Mga kapatid, may isang bagay na hindi ko, how I say that? I would like to ask from you to never forget. Read it with me. 1, 2, 3. Do not forget God and your face. Sabihan mo yung katabi mo, tingnan mo ang mata. Ganunin mo, sabi mo, kapatid, do not forget God and your face. God never fails. I-post ninyo yan sa Facebook mamaya, ha? Ilagay ninyo yan sa Twitter, isulat ninyo yan, ilagay ninyo yan sa, ano ninyo, yung sa dresser. Saan ninyo yan makikita araw-araw, especially discouraged ikaw, basahin mo yan, kausapin mo yung sarili mo, huy, huwag kang madiscouraged. God never fails. Dili po pakias ang atong Diyos. Hindi tapalya, Eliakon, Senior.
May tatlong bagay ho na pag-usapan po ngayong umagang ito. May tao pa ho ba dyan? Ready tayo? Ano pinasalita ng Diyos? Una ho mga kapatid. Faith is not an easy endeavor. Gaya ho sa patience kanina, yung pananampalataya ho, hindi ho yun madali. Ang ibig sabihin ho ng pananampalataya sa Hebrews chapter 11 verse 1, pwede ho natin basahin. Ito yung tawag ito, yung biblical definition ho ng faith. Sige na, basahin doon natin. 1, 2, 3. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ang pananampalataya ay isang assurance. Di ba? Kahit sinong tao magbibigay sa atin ng assurance, hindi. Di ba, boyfriend? Sige na, hug ka lagi ko, titi ka, sige na, isa lang. Ayaw ha, hindi ka naman ang wait ni Maron ka. Or kung mamugos ka niya, hulagan di ka. Tingnan mo si Toto. Yung kanyang girlfriend, palagi siyang sinasaktan. Hindi, hulagan niya. O, balikan na to. Apalagpis na natin. Ako, tingnan niya. Ilang tenses na, parang yung girlfriend. Magkilala ni Toto sa cellphone. Magtutulog alas 3, alas 4 na madaling araw. Dahil lang mag-chat-chat. Oh, ayun, oh, nag-explain sa akin. Basta yun na yun to. Yun na yun. Assurance ba? Ang Diyos din nagbibigay ng assurance. Itong ibig sabihin ng faith. The assurance of things hoped for. Yung sa unahan ba? Hindi pa ho nangyayari, ina-assure ni Lord sa'yo. At hindi ho ang ibang makaalam niyan. Ikaw lang. Dito yan mangyayari sa puso mo. Magkakaroon ka ng assurance. Amen. And you will know it. Malalaman mo yan kasi nasa loob mo yan. Sabi dito, the conviction of things which are not seen. Yung bagay na nagpi-feel mo at saka pinaniniwalaan mo na hindi pa ho nangyayari, things which are not seen. Bakit ho? Hindi ho easy. Hindi ho madali ang pananampalataya. Kasi tayong mga tao, mas gugustuhin pa natin na makita natin we rather would like to see things first than we to believe before they can happen. Sa Bisaya pa, gusto nato ba makita anay nato, una nato, tuan. Kailangan makita ko muna, paano ako maniniwala sa mga bagay na hindi makikita. Yan ang prinsipyo ng mga makamundong tao, no? Kaya na marihirap ang mananampalataya. Gaya natin ngayon, wala tayong pera. Sabihin natin na, huwag kang mabahala na. Wala na tayong pera ngayon. Kulang na yung ano natin, yung bigas natin. Wala tayong ulam. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Ang anak natin kasi palibasa, tatay tayo. Parents tayo, yes, papa, yes, mama. Papakainin tayo ni Lord. Pero yung mapitid bahay natin, ano daw? Wala ng pera, wala ng bigas, wala ng may pagkain, tapos nag-iniwalas pa din, loko. Eh, ganun kami. Pagkasok kami sa ministry, sister Dela, batang-bata pa namin. Eh, yung ano ho, yung offering mo noon, yun, doon kasi kami, doon kukunin ang sweldo namin, 70 peso Sunday. Eh ano yan, Lunes pa lang, ano, lunchtime, wala na ho yan. Ano ba yung bibigyan nila ng 70 peso? How would you spend it? Jollibee lang na ituto. Ang McDonald's galing ko, no? Umiiyak ako nung umuwi Sister Delia kasi i-enroll yung panganay ko, yung 25 years old, yung nasa 12 in the glory sa Qatar. Nurse ko yun, RN. Magpa-enroll daw, sabihin i-enroll, pa-enroll doon namin. Pastor, payhap, 1,005, payhap, 750. Buwan-buwan yun, sabi ni Sister Delia, sweet. At least yun pala ni Aya. 750 buwan-buwan. Parang tutulo yung luha ko. Paano kaya ko yung babayaran, Lord? Buwan-buwan. Inisip ko naman, ilang buwan sa isang taon, kinder pa yun ang bata. Yun ang experience namin. Ang bata ngayon, hindi lang kinder nakapagtapos, nurse na po, nandun ho sa Qatar, nagtatrabaho ho. Magalingan ating Diyos eh. Mabait na ating Diyos, hindi ho nagbigay ng ating God. Amen? Amen. Kaya naman mga kapatid, ang tao ho, hindi ka agad-agad bumibili sa ano yung binibenta mo. Sa ano yung pananampalataya mo, yung sabihin ko, kung
pumasok ka nga, sumunod ka nga sa amin, magpunagin ka, paano, sir, hindi ko nga yung ano, yung Diyos mo. Kasi gusto mo, makikita ka agad. I don't hear now. Thus, many opt to cling to human efforts. Masaling ko sa Ginoong, huwag mo na yung kasiguruhan. Ba't ako magpatras kay God? Hindi mo yun, sigurado. Magtatrabaho ako. Alam mo ninyo, kung magtrabaho ka, God bless you, magtatrabaho ka. Magkayod ka 100 years, kung kaya mo 200 years. Pero alam mo ba, pag mag-trust ikaw ni Lord, mananampalataya ka ni Lord, yung 200 years, 100 years na pagtatrabahuan mo, kaya yan ibigay ng Panginoon kahit isang kisap na talang. Amen. So, anong pipiliin mo? Magkakayod ka 100 years, 200 years, o manalig ka ni Lord at si Lord ho, ang bahala sa iyo at magbibless sa iyo. Piliin mo mga kapatid. Ang Diyos ho, nag-o-offer talaga sa atin ng easier way. But there's no other way, that easier way, when we trust God but to walk in faith. Amen. Wala hong ibang daan ho mga kapatid. Pag tayo'y mananampalataya ho sa Panginoon, yun ho ang only way, the easier way. Pag tayo ho ay mag-trust ni God, mag-believe ho ni God. May tao ba dyan? Amen? Palpakan doon natin ang Diyos. Ano sabi ni Jesus? John chapter 20, verse 29. Pwede natin basahin? 1, 2, 3. Jesus said to him, "Have you believed because you have sinned? Blessed are those who have not sinned and yet have believed." Si Apostle Thomas, no? Wala kasi siya on the day of the resurrection, following week pa. Sabi ni Peter ni John, "The Lord has risen from the grave." Para yan sa atin. Until I see him, until I can poke my finger to the holes in his feet, until he can show the scar in his side. Diba? Ikusok mo to si Lord sa bangkaw. Makita ko yung ano niya, yung mga kanyang suka. Until then, maniniwala ako sa inyong sinasabi. Pero ngayon, maniwala ko sa inyo, ikaw, Pedro. Kilala kasi niya si Pedro, no? Si Pedro kasi, ano yung sa Tagalog? Sa Bisaya na, pagarpar ba? Bulalak mo yun? Buranak, no? Ano yun? Yung nagsasalita na hindi alam. Following week, nagpakita muli si Lord. Paano yung nangyari? Sabi ni Thomas, nilako nila yung door, takot kasi sila. Yung windows, nilako nila, hindi ko sa baba. Umakyat sila ho sa upper room. At nananalangin ho sila ng yung hutik-hutik lang kasi natatakot sila eh. Biglang sumulpot kayo ng Panginoon at hindi nga dumaan sa pintuan. Hindi nga umakyat sa bintana. Biglang bumulaga ho sa kanilang gitna ho, in the middle. At sabi niya, "Peace be with you." Kung sa ano yan, sa Hebrew yan, Shalom. Pinuntahan niya, diretso si Thomas. Thomas, come. "I want you to poke your finger to the holes of my palms." Hindi ngayon makapagsalita si Thomas kasi alam niya na nababasa ng Diyos anong nasa laman ng kanyang mind, sa kanyang heart. "Come, don't be afraid. Feel my scars." Hindi na pala yung wound. Scar na pala. Ano po? Ano yung scar sa Tagalog? Piklat, ano? Halika. You feel yung piklat ko sa side. Naalala mo yung javelin ng isang soldier? Diba? Ano ako dito? Yung tinarget ako. Halika, tingnan mo. I-feel mo. Yung pa ako. Sabi niya, "Oh, Lord, my God." Si Jesus hindi lang Lord, He is God. "I believe that you are the Christ. Lord, you have risen from the grave. Now I see." Sabi niya, "Now nakita ko na, naniniwala ko." Ito yung sagot ni Jesus kay Thomas. "Have you believed because you have seen me?" Naniniwala ka na ba ngayon kasi nakita ko na? Sabi ni Lord, "Blessed are those who have not sinned and yet have believed."
mas pinagpala pa yung mga tao na naniniwala na kahit hindi pa nila nakikita. Nakikita na, hindi natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayo sa Kanya. Yung mga pinagpipreho natin, kailangan paniniwalaan natin na si Lord na siya ho ay dumirinig sa panalangin natin. Kasi may blessedness ho pag tayo ho ay may pananampalataya ho sa Kanya, mga kapatid. Amen. May tao ba dyan? Amen. Pangalawa ho. Kailangan mo ng kasama or mga kasama. Kasi yung pananampalataya natin is a journey. Can you say that with me? Say journey. Paglalakbay. May nakausap ako, ano ba? Isang balog. Sabi niya sa akin, Pastor. Balog lalaki. Pag-pray pa ako, Pastor. Ano sabi? Problema niyo, manong. Talusan. Natalusan pala. Masakit ka, may arthritis. Pastor, siya ba? Kinuulang ko yung arthritis. Pastor, ang buhing ko rin ang makapangasawa ko balik. Tawa-tawa ako kasi si ano, kuya, para 60 plus or almost in his 70. Anong gusto magkapangasawa, kuya? Okay. Pastor, kining, saan ang boring sa Bisaya? Nalimot mo ko eh. Kumbaga, boring yung nag-iisa eh. Yung sad. Ano eh, yung hindi ko kaya nag-isa. Ano kasi iniwan na pala siya ng kanyang mga anak. Nag-asawa siya na lang isawa sa kanilang maliit ho na balong-balong. Pag malamig ang gabi, siya lang natutulog nun. Walang kuryente ho. Pag natutulog na, sinasarado ho yung ano, yung pintuan, yung ano, bintana. Yung lampara ho, kung iyahala ng ano, kalungon, siya na lang isa. Tsaka may mga kuwago sa labas. Tsaka hindi siya makatulog. Sabi niya, kaya hindi ko kaya pag-iisa, Pastor. Pag pipray mo, magpapahalap ako ng asawa ko, Pastor. Tsaka pag magkakasakit siya, walang magka-attend sa kanya. Di ba? Pag lalagmatin tayo, no? Paano magbigamos sa Bisaya, magluluto? Magpipray mo ako. So, pinagpipray mo siya. Alam mo, pagbalik ko, may asawa na. Totoo yun. Mga kapatid, depende kasi yan sa atin, ano? Ngayon, may mga ano talaga na kaya nila. Pero ang sinasabi ko dito, hindi lang companionship yung wife or spouse or boyfriend, girlfriend. I'm talking here on brotherhood. Yung ano, yung pagkakapatiran natin sa Panginoon, hindi natin kayang mag-isa. Kailangan mo natin ng mga kapatiran. Yung nasa kabila mo, kailangan mo yan sila. Amen? Amen. Siguro ngayon, hindi pa. Pero I tell you, pag may down moments ikaw, pag wala, anong tawag ito? Pag may mga trials and testings ikaw, sila din ang lalapitan mo at sasabihan mo, pwede mo akong mapag-pray. Pwede mo akong at least, no, na ang ganda mo ng feeling sapagkat lang sa low school ako, may nananalangin sa akin bukod sa pamilya ko. Kayo, ang ganda mo ng feeling, pupunta ako sa ano, review ho ngayong June, magpipay ho ng barong November by God's grace. Nagahon ng feeling kasi marami hong nananalangin sa akin. Amen. Biro mo yun, yung buong Time Harvest Ministry, international organization, no, yung ministry ho natin, kahit sinong pastor, kahit hindi ko pa masyadong close, mag-sisend yan sa akin ng mensahe, sasabihin sa akin, Pastor Berlin, nananalangin kami sa iyo, you will make it. Ang ganda ho ng feeling, mga kapatid. Kasi, we need companions. Amen. Sabi ni Lord sa, okay, sa Matthew 20, verse 6. And about the 11th hour, he went out and found others standing, and he said to them, why do you stand here idle all day? Meron akong assignment ibigay sa inyo. May tao pa ho dyan? Yeah. Makibasa ho yung Matthew chapter 20. Particularly verses 1 hanggang 15 siguro. Si Jesus ay nagbigay ng isang talinaga. May isa dong master, umalis ho maaga sa kanyang bahay. On the first hour of the day, alas 7. Naghanap po siya ng mga workers, yung mga laborers. Ang inahanap ni Lord, laborers. Malaki kasi ang kanyang farm eh. Sabi niya, ikaw.
Nag-handpick siya ng tao kasi there will be those who will go first. Totoo talaga yan. Hindi ho sabay-sabay ang lahat. Sabi niya, you go to my field. You work. Ah, basta yun talaga. Yes! Yes! I'm now hired. Yes! Bumalik siya on the third hour. On the sixth hour, alas 12. On the ninth hour, alas 3. Yung iba ho, discouraged na. Wala na ho magkukuha ho sa atin. Wala na mag-hire sa atin. Wala na ho, malapit na alas 4. Sinasabihin yung iba, oy, mahuli na po. Gilabot na mo. Gilangaw ng tangan eh. Guto na kayo. Guto'y nandiyan. Wala nang trabaho ngayon. Wala nang kukuha sa atin eh. Mag-alas 4 na. Mag-aalas 5 na. Pero may iilan pa talaga na pasensya naghihintay. Hindi. Maghihintay kami. Paano yan? Wala kaming ibang choice. Wala kaming maiuwi sa bahay. Wala kaming bigas na din. Madala muli sa ano. Walang makain yung mga anak namin ngayon. Bahala na. Kahit isang oras na lang matrabaho namin. Basta may sweldo, may maibalik kami sa pamilya namin. Sabi ng iba, huwag kang ugot. Biyawa na niya, oy. Pa-ugat niyo mayo. Sigurado talaga lang po ninyo on the 11th hour. Iba kasi ang oras sa Biblia, no? Sa atin, we follow the lunar time. Kaya nga, 1 in the evening, 1 early noon, 2. Sa kanila, solar. Kaya nga, the first hour is 7 in the morning. 11th hour, alas 5, may dumating ho ng karwahe. Chariot, bumaba yung ano, yung same Lord. Sabi niya, uy, praise the Lord! Akala ko, wala na akong nakapaghintay. Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, kaya nga, maghintay ka kapatid, ha? Sabi niya, ang akala niyo, wala na makapaghintay eh. Meron pa din naghihintay, luyaw. Ganinang nataliksikan, hainitan, hataliksikan, hainitan, hadili, halantan. Nataliksikan, hainitan, kawawa talaga sila. Sabi niya, di bale, gusto pa ninyong magtrabaho? Sabi niya, yes Lord, gusto pa namin magtrabaho, please Lord, kunin mo kami, yes, halika. Lahat mo sila, ang lahat na naiwan, ang lahat na naghintay, pag nakinig ka, kung marunong kang maghintay, it will pay. Amen. It pays to be patient. It is worth it to wait. Amen. Di walang mawawala sa'yo, may makukuha ka na, marunong kang maghintay. Huwag magmamadali kapatid. Hintayin natin ang Diyos. Hintayin natin ang timing ng Panginoon. Panahon na ngayon sa pagsweldo, yung mga una ba, sabi niya, ah, kaya alas 7 ko trabaho rin, nakulad ako kung sweldo, ano, hindi ako na, kuha pang master o alas 5. Unang binigyan, oh, alas 5. And the last will be the first, and the first will be the last. Binigyan ang sweldo kasi ngayon sa Region 9, especially sa Cuauhtemoc City, minimum wage, 291. Binigyan sila 291. Ipay na sila, kapalit na kunig, pila kasako, pila kilong bugas. Lima, makapalit po kunig, pila kilong kabalitas. Yung alas 3, sabi yung mga alas 7, 291, saan ka pa, iyak-iyak sila ate, siguro pa, 500 na ito ate. Alas 7, guta. Ang alas 3, ganun din. Uy, bakit pareho lang? Siguro kahit alas 3, alas 5, ha? Sige. Pag alas 12, ano yun? 291 siyempre yung binigay? Sa'yo siguro ni calculator ni, ano, ni sir. Yung alas 3, di ganun din. Nagreklamo talaga sila nung binigyan sila, yung alas 7, no, mataas tapos, bahaba-haba ang trabaho nila, ang binigyan na sweldo, ganun din. Unfair ka, Lord. Ano ba yan? Yung alas 5, binigyan mo ng 291 kami. Kanina pa kami nagtatrabaho sa init, sa ulan. 291 lang ibibigay mo. Kaya nga, huwag magre-reklamo. Amen. Sabihan mo yung katalim sa'yo kung huwag magre-reklamo. Pili ka na kung magbagulgol ka, no? Huwag magre-reklamo. Sabi ng Lord, di ba yun ang ating, ano, yun ang ating kontrata, yun ang pinag-usapan natin. I cannot go beyond. Ang Diyos ho, ang siyang bahala sa atin.
Hindi natin madidiktahan ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, gusto niya na magiging masaya tayo. Anumang matanggap natin kay God, dapat maging masaya tayo, mga kapatid. Huwag pag magsobra ganun, pasalamat sa Panginoon kasi may dahilan yan. Sobra-sobra para may naibigay ka sa nangangailangan. Pag enough lang ganun, gusto-gusto lang, no murmura. Huwag magkukomplain sapagkat tinitest ka lang ni Lord kung ano yung nasa laman ng puso mo. May tama ko ba dyan? Amen? Yung mga naiiwan, no, yung sa alasiko nagtrabaho, bakit po nila na-endure ang init ng araw? Ang ulan, no, hindi sila nag-give up. Kasi may kasabay sila. May kausap po sila. At least yung ano, yung mga kasama, dili na tabuli, pre. Di na tayo, ano, dito, sabay-sabay tayo dito, pre. Alam po ninyo, yung big group ninyo, please gawin ninyo yun. Huwag, di mo na ako mag-big group, iskap po muna ako, kasi malaking bagay yan. Maraming, makatulong sa atin yan. Sabi ni Lord, two is better than one. Amen. And a threefold cord is not easily broken. Ang yung pangatlo ho, yung third cord ay ang Diyos. Yung ano, kailangan natin ng isang isa. And then listen, we ought to choose our companions. Sino ho yung sila? Yung magtutulong sa iyo, na magli-lift up sa iyo, mag-encourage sa iyo. May isang istorya. Isang araw daw, may isang ano, isang tao na gustong lumundag sa isang tulay. May nakakita, pinuntahan niya, "Uy, huwag kang lumundag, uy. Life is ano, life is beautiful." In-explain niya na ganun. Nakikinig siya sa tao ang gustong lumundag. Alam po ninyo, depressed pala yung tao bakit siya gustong mag-suicide. Habang nakikinig siya, yung kanyang depression ay nagtapon sa kanya. Sabi niya, "Lumundag ka, sasabayan kita at least." Kasi silang lumundag. Kaya pipiliin mo sino yung kasabay mo. Amen? Amen. Ingon pa sa kong mama ganyan to ah. Pasensya, pero kibaw ko. Wala ako ditong mga anak ng Diyos na hindi mo marunong. Tayo ay binibigyan kinakasihan ng wisdom. Pero sabi pa ng mama ko, nung kinder ako, "Huwag kang magbabarka mo saya. Ayaw magbarka ng bugo. Kay mabugo, saan ka?" So nag-high school ako, nag-iba yung ano niya kasi iba naman yung tipo ng high school niya. Sabi niya, "Ayaw kang magbarkada o adik-adik. Kay maadik-adik, saan ka?" Ipapasok na ako sa college. Iba na naman ang tono ng nanay ko. Sabi niya, "Huwag kang magbabarkada ng mahilig sa babae. Baka makabuntis ka." Oh my God. Pero totoo yun. We need to be very careful who we go with. Yung mga, titanan mo lang yung mga barkada mo, pag lasing mo yung mga barkada mo, nadadala ka sa paglalasing. You better think about it. Babarkada mo, pumitira mo ng drugs. Bantayan mo yun. Kasi it may corrupt you. Sabi ho ni Apostle Paul, "At a little leaven leavens the whole lump." Yung ano, yung dough, lalagyan mo lang ng isang ano, ng kunting ano, patubog. Ang lahat ho ng dough, tutubo yun. So ibig sabihin, yung one corruption will corrupt the entire bunch, di ba? Yung one rotten tomato will rot the entire bunch of tomato. Hello? Amen? Amen. So, pipiliin mo natin, sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, pipiliin mo yung kasama mo, sabihin mo. Ito yung piliin mo natin, sino yung kasama natin palagi, oh. Sabi ng Zechariah 9:12, basahin natin, 1, 2, 3, lakaso. "Return to your stronghold, O prisoners of hope. Today, I declare, I will restore to you the whole." Imagine, bibigyan tayo doble ni God. Double portion. Sino yung mga bibigyan ng double portion ni Lord? They are the people who only bind themselves to be hopeful. Imagine, ang tawag sa kanila, they are prisoners of hope.
Isa lang ang nasa isipan nila, isa lang anong nasa puso nila, isa lang ang tinitingnan palagi nila sa unahan, it is hope. Amen. What kind of prisoner are you? Are you a prisoner of discouragement? Kasi all of us are slaves, all of us are servants, we are slaves of Christ. You and I must be prisoners of hope. Isa lang ho ang dapat nasa mind natin, isa lang ho dapat nasa puso natin. Isa lang ho na nakikita ho natin sa unahan, yun ho ang ating pananampalataya at pag-asa ho sa Panginoon. Ang hope ho natin ay nasa kay Lord. Amen. Amen. Ano yung sinabi ko kanina? Do not forget, God. Jesus never fails. God never fails. I'm almost done. Ito yung pangatlo ho mga kapatid. Ito yung pinaka-importante. Okay, may pananampalataya ka na, may mga companions ka na, pero kung hindi ka nagpipray, wala din. Kailangan mo engage always or daily in prayer. Sige daw. Ano yung mga activities mo within the week? O within the day? Especially tayong mga tatay-nanay, ano? Ano na kasi, determined na yan ah. Pagising mo sa umaga, ano yung tatrabahuin mo bago ka pupunta sa ano mo, sa employment mo. Pag-uwi mo, anong gagawin mo? Dagdagan mo nga. Bibigyan mo nga at lalagyan mo ng unang prioridad ang schedule mo within the entire day or within the entire week. Kailangan may oras ka ho sa pananampalataya. May oras ka sa pananalangin. Anong sinabi ni Jesus sa Luke 17:21? Laksan mo natin pagbasa. 1-3. Howbeit, this kind going not, how but by prayer and fasting. King James Version, no? Hindi daw mangyayari, ano yung sinabi ni Jesus Christ, kung walang pananalangin at pag-aayuno. Yung fasting, ano? Sabi kasi ni Jesus, kung tayo daw ay may pananampalataya, even small as like a mustard seed. Nakikita na ba kayo sa binhi o buto ng mustasa? Ang liit ng talaga. Mas maliit pa yan sa binhi o ng tamatis. Nagtanim kasi ako ng tamatis sa bahay. Gaganda kayo. Sister Delia, pupunta ako sa KCC. Bumili siya ng ano yung maliit na tamatis. Ganito. Nagtanim ako. Ah, siya pala yung nagtanim. Ako yung nag-transplant. Sabi ko, paglaki nito, wow! Kakaon ko nga. So yung, ganda kasi yung nagtanim na ano, sarili mo. Sabi ni Jesus Christ, mustard seed. Ganun lang, kahit ganun lang galingin yung pananampalataya. Sabi ni Lord, hindi ho, hindi siya nagre-require na para bagang Uranus kalaki ang pain mo. Sabi niya, kahit mustard seed lang, sabi ni Lord, then you can face this mountain, yung mountain mo, and command this mountain to transfer to yonder. Sa dagat o, magta-transfer sa dagat and it will follow you. Nga nga ang mga disciples, ano yun? Sabi ni Lord, hindi niyo naiintindihan to. At hindi ito mangyayari kung hindi kayo nananalangin at nag-aayuno. Muli niyo mga kapatid, gusto ko lang tapusin yung sinishare ko. Yung sa college of law po, ilang luha ang iniyak. Hindi lang ako, kung hindi buong pamilya ko. Ilang luha ang iniyak namin mga kapatid. Ilang gabi ho na mananalangin kami sa Diyos. Ilang oras ho na humihiling talaga ako sa langit at talagang kinukuha ko yung attention ng Diyos. Alam ko ninyo mga kapatid, kaya na nakapag-preach ako nitong sermon na to kasi ngayong 28 ho, si Rizel o si Leiden, 29 sila, second batch sila. Ngayong, ano kay, education din sila, no? Kami sa Silo, first batch ni 28, yung masaya talaga ako mga kapatid, kung buksan ko yung puso ko at makita ko sa inyo, talagang masaya ako. Sino bang hindi maging masaya ako mga kapatid na in-answer ni Lord yung prayer namin. At talagang na, it's worth it the way. Kaya mga kapatid, huwag kang madi-discourage. Kung madi-discourage ka, normal lang yan. But do not allow yourself to be discouraged. One day, two days,
Ilang araw ka na pala discouraged, Pastor? Tatlo na katuwing. Okay na, pura ka, piling na dinguron. May city pa. Parang 40 city ka naman. Kasi tatlong taon na palang discouraged. Mahaba ng buhok, mahaba na ano, yung balbas. Di talaga hilamos. Kasa na lang si Sagabulan, maligo. Come on! Hallelujah. Did you receive the word of God this morning? Yeah? Amen. Hallelujah. Palakpakan na natin si Lord. Tayo ay kumayo mga kapatid. Tayo ay mag-reply ho. Mag-response ho sa talino.